Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong etsena at impormasyon, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang araw po sa ating lahat. Narito naman po tayo sa ating Balitang Halian. Matataas na opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation nakatanggap ng tripleng sahod noong 2022. Okay, 2022 ayon sa COA. Samantala, space mission sa buwan ng India naging matagumpay. Wow, thank you. Mga pagyanig sa Camarines Sur, pumalo na sa 119 dahil sa swarm. DOC at Japan International Cooperation Agency nagsanib puwersa para sa modernization program. Wagner mercenary leader sa Russia na si Prigozhin, kasamang nasawi umano sa pagbagsak ng eroplano nito. Sa kabuuan ng ating mga balita, tumanggap ng 3 beses na mas mataas na sahod ang mga matataas na opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation para sa kanilang mga sweldo, allowance at bonus noong 2022. Kaya sa kanilang nakuha noong 2021. Tang taong 2022 audit report, sinabi ni COA na ang mga pangunahing tauhan nang PhilHealth ay nakatanggap ng 71.45 million pesos noong 2022. At kabilang na ang 764,063 pesos para sa terminal benefits kumpara sa 26.2 million lamang noong 2021. Kalungkot. Sinabi dito na ang bayad para sa mga pangunahang executive ng PhilHealth ay kasama sa mga gastos nito sa personnel services na sumasakop sa lahat ng sweldo, allowance, at bonus ng kanilang mga tauhan. Ayon sa COA, pangunahing tauhan ng pamamahala ay tumutukoy sa executive team na may ranggo ng senior vice president hanggang President of Chief Executive Officer. Dagdag dito, ang mga individual na ito ayon sa komisyon ay may otoridad at responsibilidad sa pagpaplano, pamamahala, at pagkontrol sa mga aktibidades ng korporasyon. Mabuan ang sinabi ng COA na ang PhilHealth ay gumastos ng 4.973 billion pesos. Wow! Billion! Para sa mga serbisyo ng tauhan nito noong taong 2022. Ikumpara po natin sa 4.27 billion pesos na ibinayad nito noong 2021. Totoo ba kayo? Nalulungkot? No, Arby, nalulungkot? Nagtala ng kasaysayan ang India matapos na makarating sa buwan ang kanilang sariling spacecraft. Diba? Dahil sa tagumpay ng Chandrayaan 3 spacecraft, siya na ang pang-apat na bansa na nakarating sa ibabaw ng buwan, kasama ang US, China at dating Soviet Union. Ang India lamang ang matagumpay na nakalapag sa South Pole ng buwan. Oh, galing, diba? Ito ang pangatlong pagkakataon na nagtangka ang India na ang dalawa ay nabigo. Nais malaman ng India kung mayroong tubig o yelo sa buwan. Ang tagumpay na ito ng India ay kasunod ng pagsabog ng unmanned Lunar 25 spacecraft ng Russia. Meron pa tubig? Meron bang yelo ang buwan? So,
Samantala, pumalo na sa 119 ang bilang ng mga naitalang pagyanig sa lalawigan ng Camarines Sur at mga karating nitong lugar. Ayon sa PhilBox, dulot pa rin ito ng earthquake swarm o paggalaw ng magkakaugnay na tectonic plate sa nasturang bahagi ng Southern Luzon. Una nang naranasan ang mga inisyal na pagyanig sa Ragay, Camarines Sur, ito nakalipas na araw. 119 na pagyanig ang umabot sa 57. Sa mga ito ay namonitor na higit sa 2 instrumento, habang 42 naman ang nararamdaman ng mga residente. Ang lakas ng 1.6 hanggang 4.4 ang aftershocks na naitala, habang may lalim naman ito ng hanggang 34 kilometers. Na-monitor ang karamihan ng lindol sa pamamagitan ng Ginayangan, Quezon Station ng PhilBox. Samantala, nakipagpulong na o nakipagtulungan na ang Bureau of Customs sa Japan International Cooperation Agency or JICA upang palakasin ang inisyatiba nito na sa modernisasyon, particular na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay sa laboratories nito. Tinitiyak ang pinabuting operasyon. Sinabi ng custom expert ng JICA na si Katsu Shigekaki na ang tulong ng pamahalaan ng Japan ay nakatuon na tulungan ng kawanihan o ang kawanihan sa pagpapatupad ng proyektong modernisasyon nito. Ang isang pangunahing lugar na tututukan ay ang muling pagbuhay ng Philippine Custom Laboratory o PCL na mahalaga para sa pagpapabuti ng operational efficiency. Samantala, kung matatandaan natin, sinabi Custom Commissioner Bienvenido Y. Rubio noong Hunyo na bubuhayin ng ahensya ang naturang laboratory para matiyak ang tumpak na pagsusuri sa produkto at labanan ang technical smuggling. Ang tulong na binigay ng JICA ay makakadagdag na ngayon sa naunang pangako mula sa Korea International Cooperation Agency o COICA na suportahan ang muling pagtatag ng Philippine Custom Laboratory. Samantala, bukod pa rito, binigyan diin ni Rubio ang bentahe ng Philippine Custom Laboratory na binibigyang diin ang papel nito sa pagtataguyod ng kredibilidad ng customs. Wagner Group, kasamang nasawi si Wagner Chief Yevgeny Prigozhin nang bumagsak ang sinasakyan nitong eroplano sa Tver region ng Northwest Moscow. Ayon sa mga otoridad, mayroong 8 bangkay na ang kanyang nakita sa lugar at isa si Prigozhin na pasaherong nakalista sa naturang eroplano. Base sa investigasyon na umabot sa mahigit 26,000 talampakan ng lipad ng naturang eroplano bago ito tuluyang bumagsak. Magugunitang nanguna. Diba? Mayroong 10 pasahero ang nakasakay ng isang private Embraer Legacy aircraft na ito ay bumagsak. Kung maalala natin, nanguna si Prigozhin sa isang araw na pag-aklas sa Russia dahil umano sa hindi magandang pakipagrelasyon kay Russian President Vladimir Putin. Samantala, namagitan naman ng Belarus kung saan nagtungo doon si Prigozhin hanggang sa may sagawa ang pag-uusap nila ni Putin. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. Ating tungtunghayan ang kanaganapang nangyayari ngayon sa Himlayan ng ating Secretary Susan Toots Ople. So, birthday ko ng August 20, nung nag-reporter ng St. Louis kasi she was experiencing stomach pain. Nagplano po siya ng surprise birthday party for me that afternoon. And even if she was in the hospital, ang paulit-ulit niyang sinasabi is, I'm sorry.
I'm sorry because birthday mo, she always had something beautiful planned for my birthday. And this birthday was not obviously not the best. So I kept on reassuring her na basta bumalik ka, that's the best birthday gift you can give. So, believe that embodies the kind of mother and person that she is. Very selfless. Isipin niyo na lang po, stage 4 cancer, nag-decide pa rin mag-serve. So hopefully people will remember her na human being din siya, she may have flaws, pero hindi matatawaran. Even before she was Department of Migrant Workers Secretary, tumutulong na siya as part of a non-profit that she herself established. Ito na talaga yung movement. And I'm very proud of her. Hey, balik tayo! Alam ba ninyo kahapon po ang first night o araw at gabi ng ating butihing secretary? Diyan mismo sa Heritage Memorial Park sa may Taguig, no? Nakita natin ang sobrang dami ng mga nagsipagdalo unang gabi pa lamang ng makikiramay. Ay nakita na natin doon ang iba't ibang mga senador. Nakita ko doon si bukod kay kay BBM, ang unang nakita na ang nandoon. At kami medyo na late na dahil hindi ka na talaga makakapasok kung nandun na si Presidente. So, sa nakita natin, at doon po siyempre ang mga kinatawan ng mga taga DMW. Nandun din ang mga kasama ng mga taga Ople Center. Nandun ang kanyang mga ASEC, USEC. At ang nakita natin mula naman sa Senador, Binay, ang dating Vice President Binay, nandoon din. Senator Joel, Senator Erap, andun si Senator yung anak, Jinggoy. At marami pang ibang mga senador ang nakita natin doon. Villar, Senator Cynthia Villar, nandun din. At ang dami pong mga sinagsipagdating. Ngayon naman, ang panahon naman ay iba-iba. Dole at ang mga taga-DMW ang darating sa wake na ito. So, tayo din ay nandun at takiramay. Dumalo sa misa. At napakarami talaga ng iba't ibang mga punta. Ito ay dadalahin sa Malacañang. Pagkatapos ay dadalhin din sa Department of Migrant Workers Office. At ang huli nito ay ikikremate siya, ibabalik sa Heritage Memorial Park. So, at peace na po ang ating secretary sa ngayon. Okay. At siyempre sa grupo naman natin, kasama natin si Miss Gina, ng kaibigan ng OCW, Mr. Luther Calderon ng Campi at ang inyong lingkod. At may mga ilan pa tayo nakita doon ng mga NGOs. At sabi nga kung kayo magdadala ng bulaklak, huwag ng bulaklak. Kung pwede ay mag-donate na lang kayo para sa ating mga kababayan, yung Blast Opry Center. Ayan, pwede nyong ilagay, ipadala sa kanilang Metro Bank. May mga donate yan. Mamaya po, isi-send natin kung anong mga Metro Bank kami yan. Okay! So, meron na? Okay. So, tayo muna ay makialam. Ano nga ba ang weather update ngayon? At kaninang umaga po ay medyo malakas ang ulan. Tingnan natin, may bagyo ba? Ayan, tropical cyclone na update po. Tropical depression Goring. Ha, ngayong araw na ito. Tingnan natin, ano nga ba ang ulat panahon ng ating Department of Science and Technology. Magandang umaga, ako po si Benison Estareja.
Naging isang garap na bagyo na po ang ating minomonitor na low pressure area sa Silangan ng Cagayan at binigyan na ito ng pag-asa ng pangalan na Guring. So ito po yung bagyo natin na pampito for this year 2023 at unang bagyo for the month of August. Huli pong namataan si Tropical Depression Guring sa layong 405 kilometers Silangan ng Kalayan Cagayan at taglayang hangin na 55 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. Mabagal po ang pagkilos nitong si Bagyong Guring west-northwest. Samantala, isang bagyo rin po ang ating namataan sa malayong parte ng ating kalupaan na sa more than 2,900 kilometers Silangan ng Northern Luzon. Wala pong direct effect sa ating bansa at wala namang inaasahang pagpasok sa ating area of responsibility. Base po sa pinakahuling track ng pag-asa, kung mapapansin po nila, magiging kakaiba ang pagkilos nitong si Bagyong Guring dahil magkakaroon tayo ng tinatawag na pag-ikot or looping track sa susunod na 5 araw. So ibig sabihin po, for the next 12 hours, kikilos pahilaga itong si Bagyong Guring. Then simula po bukas hanggang sa Lunes or over the long weekend, ay kikilos patimog in general itong si Bagyong Guring at inaasang lalakas pa po into a tropical storm by tomorrow at typhoon category naman po pagsapit ng Lunes. From Monday to Tuesday naman, inaasang kikilos na paakyat, mananatili as a typhoon or malakas sa bagyo at maaaring kumilos pa ng 2 pang araw sa loob ng ating area of responsibility moving west-northwest hanggang sa makalabas ng ating PAR pagsapit po ng late Wednesday or Thursday. So ibig sabihin po, nasa 1 ligo pang mananatili sa loob ng ating PAR itong si Bagyong Guring at bukod sa epekto nito sa May Cagayan Valley ay mag-enhance din po ito ng habagat or southwest monsoon over many areas of the country. So patuloy po nating i-monitor dahil possible pa rin namang magbago yung pagkilos o yung track nitong si Bagyong Guring. Base po sa ating wind forecast naman po, yung radius niya sa ngayon maliit pa lamang, nasa 130 kilometers po yung lawak nito o yung radius simula po dun sa center hanggang sa dulo, pero inaasang lalawak pa ito habang lumalakas into a typhoon. Ano nga bang inaasahan natin ng mga pag-ulan? Heavy rainfall po or malakas na mga pag-ulan ang mararanasan dun sa mga areas ng Cagayan Valley kung kikilos papalapit itong si Bagyong Guring yung sentro niya dun sa may area po ng Cagayan Valley. Habang less likely naman na magkakaroon ng mga heavy rainfall due to Guring sa malaking bahagi po ng ating bansa. Samantala, yung southwest monsoon or habagat, unti-unti palalakasin ni Bagyong Guring simula po sa Sunday or sa Monday. So ibig sabihin po, malaking bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, and the Western Visayas as well as Mimaropa, magkakaroon po ng pamisa-misa malakas ng mga ulan simula po sa Sunday hanggang sa kalagitnaan pa po ng susunod na linggo. So apektado ang long weekend plus yung mga unang araw po ng pasukan ng ating mga estudyante. Samantala, pagdating naman sa mga severe winds, possible po tayo na magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1, maaari po ngayon or bukas sa areas po ng Northern Luzon kabilang ng Cagayan Valley and Cordillera Region. Habang sa mga susunod na araw, kung mapapansin po nila yung ating official track, dahil kikilos ito pababa, posible rin magtaas tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal over many areas pa ng Central Luzon, dito rin po sa may Ilocos Region, Calabarzon, and even the northern portion of Bicol Region. So lagi po magantabay sa ipapalabas na updates ng pag-asa. Samantala, yung possible enhancement naman ng habagat nitong si Bagyong Guring ay inasa magdadalin po ng mga pagbugso ng hangin dun sa mga lugar na malayo doon sa bagyo. Kabilang na dyan ang portions of Southern Luzon, itong Calabarzon, Mimaropa, and dito rin po sa may Bicol Region, as well as Visayas and Caraga Region, magkakaroon po tayo ng mga possible gusty conditions early next week. So mag-ingat din po sa mga bukod sa mga pag-uulan, possible din po yung malakas na hangin. Para naman sa ating gale warning, wala pa naman tayong gale warning po sa ngayon. But for today, asahan po yung slight to moderate seas o yung hanggang 2 metro mga pag-alon in many areas dito sa may Silangan ng ating bansa at maging dito rin po sa may West Philippine Sea. Then by tomorrow, inaasahan pa rin po yung ating maalon na karagatan over those areas sa may extreme northern Luzon. Then medyo maalo na rin po dito pa rin sa may area po ng Philippine Sea and West Philippine Sea. Habang hindi rin natin inaalis yung possibility na magkaroon tayo ng gale warning sa susunod na linggo habang pinapalakas itong si Bagyong Guring ang habagat or southwest monsoon, particularly dito sa may parting Zambales, Bataan, sa may coastal areas po ng Calabarzon, Bicol Region, maging dito sa Mimaropa and Western Visayas. So ibig sabihin po, pag meron tayong gale warning, possible ang sea travel suspensions, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat.
And please take note po na kapag meron tayong tropical cyclone wind signal, dito po sa may areas ng northern Luzon and eastern seaboards of Luzon, possible po tayo na mag-suspend din ng mga sea travels even dun sa malalaking sasakyang pandagat. Inuulit natin in terms of track nitong si Bagyong Goring, after a northwestward movement in the next 12 hours, kikilos po patimog in general itong si Bagyong Goring dito sa may silangan po ng Cagayan Valley hanggang sa makarating po dito sa may silangan ng Northern Aurora and possible na lumakas pa ito bilang isang typhoon habang nasa may karagatan pa. Over the next 5 days po yan at pagkatapos po ng Lunes, pagsapit po ng Martes, ay kikilos na ito paakyat at patungo pa rin dito sa may silangan po ng Cagayan Valley at maaring magkilos west-northwest patungo dito sa may extreme northern Luzon. So hindi rin natin inaalis yung possibility na magla-landfall ito over Batanes or Babuyan Group of Islands pagsapit ng Wednesday hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Thursday. And then possible pa rin po itong magbago base sa ating analysis. Possible na lumakas pa itong si Bagyong Goring knowing po na ito'y nasa may karagatan pa into a tropical storm mamayang gabi or bukas ng madaling araw. And then habang nasa may karagatan, posibleng lumakas pa ito over the weekend as a severe tropical storm and by Monday as a typhoon. So hindi pa rin natin i-rule out na maging super typhoon ito. But for now, we're seeing around 150 to 160 kilometers per hour na maximum sustained winds. Bukod dito kay Bagyong Goring, babantayan po natin ang epekto ng habagat or southwest monsoon hanggang sa susunod na linggo, knowing po na malapit itong si Goring sa ating kalupaan, magpapalakas ito ng habagat at magdadala ng mga pag-ulan and gusty conditions over many areas of Luzon, Visayas, and even northern portion of Mindanao. So ngayong araw po, asahan ang mga pag-ulan dito sa Mimaropa, gayon din po sa Bicol region, epekto po yan ng habagat. So hindi naman ito direct effect nitong si Bagyong Goring. Meron tayong mga chance ng light to moderate with at times heavy rains. So mag-ingat sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Dito naman sa may northern Luzon, particularly sa may Cagayan Valley and Cordillera region, asahan yung trough o yung buntot nitong si Bagyong Goring, magdadala rin po ng maulap na kalangitan na sasamahan ng minsang malalakas din po ng mga pag-ulan. So mag-ingat din sa mga pagbaha or landslides. Whereas for Ilocos region, malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila and Calabarzon, bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan, umaga pa lamang in many areas of Bataan, Metro Manila, Pampanga, Southern Zambales, and sa may Ilocos provinces. Then mataas din po ang chance ng mga localized thunderstorms simula tanghali pa lamang hanggang sa gabi na hindi naman po tuloy-tuloy. Sa ating mga kababayan over Visayas, maulap na kalangitan sa halos buong Visayas po ang mararanasan ngayong araw. Mataas ang chance ng mga pag-ulan ngayong araw, ngayong umaga pa lamang sa may Panay Island, Northern Negros, Northern Cebu at sa may Samar provinces and Biliran. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, mataas din ang chance ng mga localized na mga thunderstorms sa natitira pang bahagi ng Visayas. And for Mindanao, pinaka-apektado ng habagat pa rin or southwest monsoon, ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, and Bangsamoro region. Again, hindi po ito dahil kay Bagyong Goring. So asahan natin yung mga light to moderate with the times heavy rain simula po sa tanghali hanggang sa gabi. Whereas dito naman sa Soksabjen, Davao region, and Caraga region, maulap na kalangitan ang iiral ngayong umaga pa lamang, then mataas ang chance ng mga localized thunderstorms or mga pulupulong ulan pagsapit ng hapon at gabi. For Metro Manila, for the next 3 days, asahan natin ang generally makulimlim na panahon. So simula po bukas ng hapon kung saan magsisimula po ang FIBA World Cup dito sa may Bulacan. Asahan po natin na makulimlim na panahon sa hapon. Then pagsapit ng Sabado at Linggo, asahan po natin na makulimlim pa na panahon na sasamahan ng kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Dulot po ng habagat na siyang unti-unti pinalalakas itong si Bagyong Goring. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Baguio City, magdala rin po ng mga payong at kapote dahil asahan din ang maulang panahon sa long weekend. Asahan din ang mga light to moderate with the times heavy rains na maaaring magdulot ng mga pagguho ng lupa sa may Cordillera region. Sa ating mga kababayan dito sa may Bicol region, asahan yung epekto ng southwest monsoon and worst case scenario over Camarines provinces and Catanduanes, lumapit itong si Bagyong Goring at magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal doon, makakaranas sa mga pagbugso ng hangin at mas malalakas pa na mga pag-ulan. Sa atong mga kaigsoonan din na over Metro Cebu, over the next 2 days, bahagyang bababa yung chance na mga pag-ulan natin. So magkakaroon naman ng pagsilip ang araw, bukas at sa Sabado. Then sa Sunday, asahan pong epekto ng habagat at sasamahan niya ng mga light to moderate with the times heavy rains na hindi naman tuloy-tuloy.
At panghuli sa atong mga kaigsoonan din ha, for Metro Davao, asahan ang generally fair weather conditions sa umaga, nasasama ng mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon at gabi at mainit sa tanghali hanggang 33 degrees Celsius. Sunrise natin is 5:43 in the morning at ang sunset ay 6:14 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Lagi po magantabay sa ating website, bagong.pagasa.dosc.gov.ph para sa updates regarding kay Bagyong Guring. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Okay, balik tayo sa ating programa. Yan. Okay. Medyo nag-ano ata ako ah. Balik po tayo at syempre para sa ating mga paalala mula sa ating himpilan. Okay, ang sincerity daw, sabi ni RB, kumain siguro to ngayon. Murder siguro to, kaya ano. Okay, ang ating express sincerity ay matatagpuan sa 6 na branches dito sa Kamaynilaan at Quezon City. Ayan, ang telephone number is 8241-9990 and 8241-9972. Order na po tayo. Ayan, ang sincerity ay matatagpuan sa 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. At meron din tayo sa 238 Manawi Center, Manawi Street, Barangay Manresa. Nais yung pumunta sa ground floor Lucky Chinatown Mall ng Binondo. Ayan. At syempre sa ating Guevara Street, Hardboard Street, Little Baguio, San Juan, and Robinson's Magnolia. At meron din tayo sa SM Mega Mall. Ang sincerity po ay sinimula ng Pamilya Uy noong 1956. Ayan. So, kapag kayo po ay nauuhaw, ito naman ang gusto namin i-request sa inyo. Ang Family Pack Absolute Pure distilled Drinking Water. May 8 ton na rin yan, 8 liters. At pag-personal, ayan po, meron din. Kung ano yung mga kaya at alam nyo yung gagamitin niyo, meron po sila. At para sa inyong sakayan papuntang iba't ibang lugar, mapa ibang bansa o dito sa Pilipinas, ito po ang inirekomenda ng ating grupo. Ayan ang ating flag carrier, ang Philippine Airlines. Okay, at syempre ang ating pag-ibig. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan? May home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ang ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa iyo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin. Lahat tatahakin. Sa ngala ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Okay, at sa'yo ay muli, ito po ang ating balitang halian para sa inyong lahat. Para sa pagtatapos ng ating programa, para dito sa ating balitang halian. Mga paalala po mula sa ating himpilan, mga karapatan natin. Ano ba ang mga trafficking in person? Muli po, ito yung lingkod Feni Codemus. Nagpapaalam po sa inyo para sa ating balitang halian.
This is the story of Rita, a 29-year-old BS Education graduate working as a customer service representative. Using social media, she was enticed by a recruiter with an overseas job opportunity. Because of her love for her family, Rita was immediately convinced to work abroad. But little did Rita know that she was already becoming a victim of human trafficking. At the airport, Rita's recruiter instructed her to pose as a tourist. She was provided false hotel bookings and a fake return ticket. Upon arrival overseas, she was taken to an unknown destination where she was forced to engage in a different job, online scamming. Rita was instructed to create fake online accounts to scam other people into investing in cryptocurrency. The same incidents were reported by hundreds of young professional Filipinos. There, they suffered both physical and mental abuse such as being whipped, electrocuted, prolonged solitary confinement without food for days, and being threatened to sell their organs or be killed. These experiences were narrated by Rita and other victim survivors rescued and repatriated who share similar fate and trauma with their employers. In response, the Interagency Council Against Trafficking, or the IACAT, has intensified its efforts to further prevent human trafficking. Originating in 2010, the Philippine government created guidelines to standardize the inspection and clearance of international-bound Filipino passengers. Its purpose is to prevent human trafficking and protect Filipinos from illegal recruitment. The guidelines also aim to capture emerging trends in the trafficking of persons. As of April 2023, the Philippine government monitored over 2,200,000 Filipino departing passengers abroad. Out of those international-bound Filipino passengers, 99.5% were cleared to depart the country. The remainder were flagged for showing fraudulent, falsified, or tampered documents, misrepresentation, or were identified to be potentially trafficked persons. Filipinos who fall victim to human trafficking, such as Rita, are provided by the Philippine government with repatriation, welfare assistance, psychosocial assistance, and legal assistance. Together with 11 other Filipinos, Rita was safely repatriated home by the Philippine government and now has the chance to live a normal life again. With these continued efforts against trafficking in persons, the IACAT appeals to our fellow Filipinos to rally behind our mission to combat human trafficking. This is the story of Rita, and this could be your story. Lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Yun, lagi isipin din na yung too good to be true. Huwag natin papatusin kasi mapapahamak lang tayo. May mga bagay naman talaga na maganda yung income, pero siguro dumaan tayo sa tamang proseso. Yung mga permit, i-check niya kung legal, kung approved ba siya. Ignorance to the law excuses no one. So hindi natin pwedeng sabihin na hindi namin alam. So may Google, research natin. Together, let's end human trafficking. Gabay sa paglalakbay, be smart when you depart. A reminder from the Interagency Council Against Trafficking. Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sekswal na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayan, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa ilegal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka, o pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ng human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking.